Yo, what's up guys? Welcome back dito sa ating channel. You are watching Stickman TV. So for today's video, magpapalit tayo ng langis. At syempre, diretso na rin natin yung oil filter. So ang gagamitin kong langis is Castrol Power 1. 255 pesos, 800 ml. May 1 liter din ito, 285 pesos. So dalawang binili ko kasi 1.3 liters kapag nagpalit tayo ng oil filter. Ito yung oil filter natin, SGP, 120 pesos. Ayan. So hindi siya washable. Ito yung ginagamit ko lagi pag nagpapalit ako. Tamad kasi ako maghugas eh. So papel lang ito. Ayan. 120 pesos. Okay, tara simulan natin. Okay, first step, i-drain muna natin yung oil dito. Pag nag-drain tayo ng oil, mas maganda yung warm yung ating engine. Huwag din masyadong mainit kasi prone tayo sa loose thread. Okay? Tapos pagbubuksan natin para hindi kayo nalilito, always counterclockwise. So yung bolt natin nakataas, di ba? Ang clockwise niya is pag ganun. So ang counter niya papabila. Okay? Ayan, so hayaan natin maubos yung oil. Hanggang hayaan natin tumulo siya. After nyan, i-open natin yung dun sa oil filter. Ayan guys, para maganda yung tulo ng langis, tanggalin natin to. Lambot. Yan. Para walang vacuum. So syempre para mapatulo natin ng husto yung langis, mas maganda na tagilid-tagilid natin yung motor. Kita nyo, di ba? Dami pang tumulo. So pag wala nang tumulo sa side na yan, hanap naman tayo ng side kung saan may tutulong langis. And guys, as you can see, wala na masyadong tumutulong langis, di ba? So tanggalin na natin ito sa oil filter. Gamitan lang natin ng 8 mm socket wrench. Siyempre, huwag niyong kalimutan, drain pa rin dito, drain pan. Ayan, marami pang langis dyan. So, ingatan ninyo itong malaglag or mawala. Yung O-ring. Dito yan, oh. Ayan. Patuloyin lang natin. Ito yung papalitan natin. Ayan. Ito, madalas nawawala pag may nagpapalit sila. Nalilimutan nila to. Bakit daw nawawala? Hindi nila alam, 'di ba? Nakita nyo dumikit. So itago nyo 'yan.
suluin lang muna natin. Okay, itagilid din natin sa side na to para tumulo. Ayan, after nating patuloyin yung langis, i-drain, it's time na palitan na natin. So, punasan lang natin ito ng maigi. Gamit tayo ito yung basahan, ha. Ayan. Tapos, buksan natin itong oil filter natin. So, ito yung, ano, bago, ito yung luma, diba? Kita nyo naman. Ayan. So, unang-una, wag natin kakalimutan yung O-ring na maliit. Ito. Siyempre, bago nyo ibalik, mas maganda, punasan nyo muna. So, isuksok lang natin yan dito. Nakikita nyo yan. Ayan, ayan siya. Ayan. Tapos, yung malaking O-ring, yung kanina, isuksok nyo dito. Ibalik nyo lang. Dito. May kanal naman yan siya at mayroon din siyang maliit na lock, ayan o, tatlo, so para hindi bumitaw. Punasan ko rin muna bago ko ibalik. Ayan, so napunasan ko na siya. Pasok na natin itong oil filter. Itong may butas, tandaan nyo, ito may butas kasi yung kabila wala. So ito yung may butas, ito yung doon na side. Tapos ito, ito yung may arrow sa baba. Ayan, balik lang natin. So sa pagbalik, wag natin masyado higpitan para hindi tayo napuputulan ng bolt. Ayan. Okay na. Ngayon, syempre, isara din natin yung drain plug na binunot natin kanina. Siyempre, bago ninyo ibalik, punasan ninyo palagi para laging malinis. Ayan, saktong higpit lang, huwag niyo masyadong higpitan. Kaya yung iba nalulustrid eh. Ayan, palit na tayo ng langis. So yung kanina, yung karton, ginamit ko muna ng imbudo. Castrol Power 1. Ubusin natin to, 800 ml. So dagdag na lang tayo ng 500 ml. Wala akong ginagamit na sukatan. Ginagamit ko lang itong gauge. Ayan.
ito yung salamin. So estimate lang muna natin, unti-unti lang yung pagdadagdag. Almost nasa kalahati na tayo. Ayan. Dapat siguro mga hanggang dito. Mas maganda syempre kung meron kayong sukatan. So ayan, pandarin muna natin para umikot yung langis. Tapos check natin yung gauge. Kasi hindi pa accurate ito yung gauge na to eh. Hindi pa nakaikot yan eh. Ayan, nakita nyo yung gauge. So ngayon mataas pa siya. Pero mamaya pag pinandar natin, bababa yan. After umikot yung langis, tapos papatay natin yung engine, makita natin yung gauge niya. Yan, umikot na yung langis. So pagbalik niyan, hindi na ganyan yung kulay niyan. Warm up lang natin, mga ilang minuto lang. Then, check natin yung level ulit bago tayo magdagdag. Yan, so after natin i-warm up, antayin lang natin bumaba ulit yung langis. So mapapansin nyo, iba na yung kulay. Normal lang po yan. Normal yan. Ayan, di ba kanina dito siya banda? Taas. Ngayon, ito na lang siya. So, hintay pa tayo ng ilang, minuto. So, ayan. Hindi na gumagalaw, hindi na tumataas. Pwede na tayo magdagdag ng konti. This time, ili-level ko na siya sa gitna. So, kung may sukatan kayo, mas madali. Since ako walang sukatan, this is alternative way. So dadagdagan ko. Okay, so ayan, nasa safe level tayo, nasa bandang gitna. Ayan. So okay na yan. Kasi pag inangat mo yung harap, pansin nyo kasi naka-lowered yung harap ko. Ayan. So pag inangat mo yan, yung langis,
atras, tataas yung reading. So, okay na yan. Ayan, so yun lang. I hope you enjoy this video at sana may natutunan kayo. And ride safe always. Thank you. Bounce.